Sino nga ba si The Bull? Si Nelson Asaitono ay isang former PBA player na pinanganak sa San Teodoro, Oriental, Mindoro noong January 25, 1967. Siya ay naglaro noon para sa University of Manila para sa coach na si Loreto Tolentino. Bago siya maging professional basketball player ay naimbitahan muna siya maglaro para sa RP Youth Team noong 1986. Kasama niya dito ay sina Benji Paras at Bong Alvarez, kung saan nakakuha sila ng silver medal para sa ABC Junior Championships. Pagkatapos na kanyang college at RP Youth career ay naglaro muna siya ng 3 taon sa PABL para sa koponan ng Magnolia Ice Cream. Tinulungan niya ang Magnolia franchise na manalo ng 3 championships sa ilalim ng pamamahala ni Derek Pumarin. Noong 1989 ay napagpasya niya na mag-declare na sa PBA draft. Siya ay napili bilang 2nd overall pick ng Pure Foods franchise, kung saan naman naging number 1 pick ang rookie MVP na si Benji Paras. Nakita ng mga PBA analysts at teams na malaki talaga ang potential ni Nelson Asaitono dahil mas nauna pa siyang napili kaysa kay Bong Alvarez, Dindo Pumarin at Ato Agustin. Para ma-emphasize ko lang ang kanyang basketball skills, ay sa taas na 6'4 na kadalasang forward or center sa PBA ay masasabing all-around player tong si Asaitono dahil sa kanyang outside shooting, shot creation, passing ability, at isama mo pa dito yung high leaping ability niya na maikukumpara kay Vergel Meneses at Samboy Lim. Sa unang bahagi ng PBA career niya ay nagmistulang bench player siya para sa Pure Foods TJ Hotdogs, kung saan ka-teammate niya ang powerhouse lineup nina Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio at Jericho Diniera. Sa 3 taon niya bilang backup ng mga superstars ay nanalo siya ng 2 kampyonato. Sa unang 3 taon niya sa PBA ay naging all-star siya at nag-average pa nga ng 14 points at 5 rebounds per game sa mahigit 20 minutos nito sa loob ng court. Wala pang analytics noon para masukat ang efficiency ng isang player, at wala pa noong PBA Mr. Quality Minutes Award dahil nagsimula ito noong 1993. Pero walang duda na sa unang 3 taon niya sa PBA ay maituturing na isa na siya sa pinakamahusay na manlalaro ng PBA. Noong 1992 season ay na-trade na nga siya sa Sweep para sa 2 first round picks para gawing starter, at di naglaon ay lumabas ang kanyang superstar potential. Sa unang taon niya sa Sweep ay nabigyan na siya ng load na 35 minutes per game, kung saan nakakuha siya ng 22 points at 8 rebounds per game average, na masasabing pang MVP candidate na talaga ang kanyang mga statistics. Ngunit sa kasamaang palad ay kasabay niya rin sa MVP race ang prime na Alvin Patrimonio, kaya siya ay hindi man lang nabigyan ni isang MVP sa buong karir niya. Dito nagsimula ang rivalry na Patrimonio at Asaitono ng PBA. Nasabi rin ni Patrimonio sa kanyang interview sa TV5 na si Nelson Asaitono nga ang kanyang toughest matchup nung kapanahonan nila sa PBA. Bago tuloy ang ma-trade siya para kay Ato Agustin ng San Miguel, ay natulungan niya muna ang Sweep franchise na magkaroon ng 4 na kampyonato sa loob ng 5 taon. Sa 4 na taon naman ni The Bull sa San Miguel ay hindi niya natulungan ang franchise na magkampyon, kahit na nag-average na siya ng 23 points at 7 rebounds sa loob ng 40 minutes per game noong 1997. Dahil ito rin pala ang mga panahon na naghahari ang Alaska Milkmen para sa kanilang three-peat. Bakit nga ba wala siya sa 40 greatest PBA players o sa PBA Hall of Fame? Masasabi na ang paghahari ng 4-time MVP na si Alvin Patrimonio at pagkakaroon ng three-peat ng Alaska ang mga naging balakid para makakuha siya ng MVP award at mabigyan ng kampyonato ang San Miguel, na maaaring tinignan ng mga selection committee para hindi siya isama sa PBA Hall of Fame o kahit man lang sa 40 greatest PBA players of all time. Pero sapat na bang basehan yon para isa walang bahala ang karera ni Nelson Asaitono? I-compare natin ang achievements niya sa isang player na nakapasok sa top 40 greatest players na si Kirby Raymundo. Disclaimer lang, hindi ito para i-downgrade ang mga nagawa ni Kirby para sa PBA. Ito ay para i-emphasize ang logic ng PBA Selection Committee. Ang imahe na ito ay isang reference mula sa spin.ph na si Asaitono ay isang 7-time PBA champion, 3-time Mythical First Team, 4-time Mythical Second Team, 2-time Best Player of the Conference,
at 9-time All-Star player. Pero ang pinaka-underrated na achievement niya sa buong PBA career niya ay ang pagkakaroon ng 12,268 points na kasulukuyang nasa top 5 all-time scoring list ng PBA. Na napakalayo sa mga active players ngayon na nasa 40 greatest players na sina Mark Kagiwa at James Yap. Ano nga ba ang nangyari kay The Bull pagkatapos ng kanyang PBA career? Ayon sa interview ng TV5 noong 2012 ay naging parte siya ng AIM Global na isang networking company sa Ortigas. At kung mapapansin nyo ay minsan napapalaro rin siya sa mga PBA charity games para sa koponan na Pure Foods at San Miguel. Nitong taong 2020, sa buwan ng Abril, ay nabalitang nagkaroon siya ng heart attack at na-ICU pa nga itong si The Bull habang Holy Week at nasa ECQ ang buong Pilipinas. Siya ngayon ay nakatira sa General Trias sa Cavite kasama ang kanyang mga anak. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa one and only The Bull ng Philippine sports history. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion. At pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.